Mga classmate, tayo ay magto-throwback ngayon. Pagkukwentuhan natin yung mga na-experience, mga karanasan natin nung high school. Kaya, sana mag-enjoy kayo, manood kayo. Hello! Hello to my classmates! Yan. Dahil gusto ngayon ng classmates, so tawag ko sa inyo, classmate. Naisip ko ngayon na gawin ay balikan yung mga experience natin nung tayo ay high school. Siyempre masayang balikan ngayon. Lalo ngayon, mga estudyante ngayon, talagang namimiss na nila yung kalagayan sa loob ng classroom. Kasi bawal lumabas sa classroom may batas. O, diba? Bawal lumabas ngayon dahil nga sa kumakalat na virus. So ngayon, parang magandang alalahanin natin yung mga experience, yung mga kalagayan sa school ngayon. Parang masarap siyang balikan. Kaya yun yung pagkukwentahan natin ngayon. At ang naisip ko sa video na ito, bawat isang experience o mga history ay mga kwento na sasabihin natin eh lalagyan natin ng isang kanta sa uli. Siyempre ang kakanta original ako. Yan, para sa inyo 'yan. Isang kanta na may kaugnayan doon sa ikinento nyo. O ikinento natin na experience nung tayo ay nag-aaral pa. Ayan. Dahil nasabi ko yung meron tayong ilalagay na kanta sa bawat isang kwento sa hulihan at the end of the story of your story and my story. Naalala ko ngayon na ikwento yung kapag graduation day, meron tayong graduation, tinatawag na graduation song. Ayan. So, ano ba yung mga graduation song nyo noon? Pwede nyo i-share sa akin, kakantahin natin yan. Pero, syempre, pagka sinare nyo yung mga graduation song nyo, mag-share din kayo ng isang kwento o pangyayari sa buhay nyo nung kayo ay nag-aaral. At ikukwento natin yun. Ayan. Pagkakwento natin noon, saka natin kakantahin yung inyong graduation song. Ayan. So, yun. Para may pagkaabalahan lang tayo, may paglibangan lang tayo ngayon. Alalahanin natin yung mga experience natin na nag-aaral tayo. Siyempre, noon, kapag graduation day, yan, mayroong mga pag-uusapan ng ano bang kanta yung kakantahin natin. So kami noon, na napagkasunduan namin kantahin, baka naalala nyo, baka mapanood to ng mga classmates ko na bawal lumabas. Bawal lumabas. Pagkasundo namin kantahin noon ay I'll be there by Martin Ubera. So maganda yun. Kaya pagkatapos ng kwentuhang ito, paparinig ko sa inyo yung graduation song namin. At sana mag-enjoy kayo. At tiyak na mag-enjoy kayo kung isi-share nyo sa akin yung mga experience nyo nung nag-aaral kayo. At lalagyan natin ng isang magandang music sa so, yeah, original. Pero syempre huwag kayong aasan na masyadong maganda yung kanta ko. Hindi naman tayo ganun kagaling kumanta. Okay lang, sakto lang yung boses natin para lang mapasaya kayo at maging masaya rin ako syempre. So okay, ang isa sa naalala ko nung high school ay tungkol dyan sa graduation day na yan. Parang unfair kasi kapag kumanta kasi kayo noon sa stage, grupo yon, kakanta yung buong batch nyo, isang mic lang yung gagamitin nyo. So anong sitwasyon ang napapansin nyo? Pwede yung i-share sa akin, baka may nakapansin kayong sitwasyon kapag ganong
graduation song na. 'Di ba? Iisa lang yung mic. Tapos sino yung ilalagay dun sa malapit sa mic? Siyempre, ang ilalagay hindi yung mga sintunado, ang ilalagay doon yung mga magagaling lang kumanta. So sa nakapwesto yung mga pangit kumanta. Nasa likodan. Ang saya, no? Kapag ka magaling ka kumanta, andun ka sa harapan ng mic, sa nag-iisang mic, kung 50 kayo doon sa loob ng isang school or 100 kayong kumakanta, isang mic lang ang gagamitin at yung magaling lang kumanta kung nasa malapit sa mic. At ikaw, nasintunado, nasa likuran ka ng grupo, kahit sumigaw ka, hindi maririnig yung boses mo kasi nga sintunado ka. So, yun ano, yung magandang ano, experience kapag graduation song. At kapag practice, yan. Kunti lang yung dumadalo kapag practice, yung mga may medal lang ata o may mga award, yung mga walang award, wala sa practice. So kapag actual na, kakanta na kayo, anyari sa kanta nyo. Mayroong mga hindi makasabay, may nauuna at may nahuhuli, at meron naman kung ano-anong lyrics na lang yung binabanggit. Pero syempre ako noon, sambang pwesto ko nung graduation din namin, nung kinanta na namin yung graduation song namin, syempre hindi naman tayo kagalingan kumanta. Andun tayo syempre sa harap, sa marapit sa microphone. Hindi ko alam kung ilang kami nilagay doon, 4 ata. Pwede kong i-recall kung sino-sino yung mga nakasama kong yun. Baka mapanood doon ng mga classmates natin na hindi makalabas ngayon dahil sa COVID. Share nyo sa akin, sino ba yung mga kasama ko noon sa harapan ng microphone. Okay, so ngayon, kakantahin na natin yung ating graduation song na I'll Be There by Martin Rivera. So sana, mag-enjoy kayo at share nyo sa akin yung mga experience nyo. Tiko-kwento natin, lalagyan natin ang background. Ay, hindi background. Isang masigabong kantahan sa huli. Yun. So, kantahin na natin. So, eto na yung kakantahin natin. Sana mag-enjoy kayo. Sana mag-enjoy kayo. When you wake up each morning and you feel like calling, I'll be there for you. When the world seems uncertain and you can't stop the whole thing, I'll be there for you. When there's no one beside you, I'll be there to catch you. Catch you each time you fall. When the stars won't shine anymore, I'll be there. The world is unkind, and your dreams they need more time. I'll be there for you. If the rules they keep breaking and the future is fading, I'll be there for you. The rainbow will end in the palm of your hand. Don't ever let it go. When the stars won't shine anymore, I'll be there. Who knows where we go? What will tomorrow bring? But we have each other, just sort of tight. Can take the skies and fly. Ah.
I'll be there for you. I'll be there for you. The rainbow will end in a palm of your hand. Don't ever let it go. When the stars won't shine anymore, I'll be there. Your hand, don't ever let you go. When the stars won't shine anymore, I'll be there. I'll be there. Okay, classmates, take care. Sana lagi enjoy kayo. Bye.